guys. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga nanonood dyan. And welcome po to Mick and Agnes Vlog. Ito po si June Ray Villejo, o mas kilala po dito sa aming lugar bilang Ikat o Titing. Siya po yung kapitbahay namin dito po sa may dulo na nakatira na muntik na pong malunod. Dahil po sa kagustuhan niyang sagipin yung baka niyang nalulunod. Yan po, makikita nyo naman po sa baywang niya yung marka po ng lubid na tinali po sa kanya para po masagip siya. Hanggang ngayon, medyo iniindapan niya yung sakit ng katawan, lalo na ng baywang niya na tinalian ng lubid. Kaya yan, pamuni-muni daw siya, hahanap-hanap lang muna ng panggatong kasi hindi pa siya gaano makagalaw. At dito po mismo sa pulong ito, tinali ni Ikat yung baka niya. At galing naman po doon, papunta po mismo sa pulong ito yung linangoy ni Ikat para po maisalba niya yung baka niya. Dito po banda, napakalalim na po talaga ng tubig baha dito. Na mismo mata na lang po ng baka niya yung nakikita nila. At napakalakas pa po ng agos. At napakadelikado po dahil po napakarami po talagang kahoy na naaanod nang dahil po sa lakas ng baha. Nakikita niyo po yung mga kahoy na ito. Ito po ay dala po ng baha. At napakadelikado po nito kapag ito ay tumama sa isang tao na pwede po kayong mawalan ng malay o mamatay. Kaya napakadelikado po talaga ng ginawa ni Ikat. At dyan naman po mismo sa puno na yan, kumapit at yumakap ng husto si Ikat para hindi po siya matamaan ng mga kahoy na naaanod o hindi po siya madala ng baha. Dito niya sinubukang putulin yung lubid ng baka niya. Kaso hindi niya ito maabot dahil bumuhol po sa may ibabang banda po ng puno ang lubid ng baka. At napakataas na po ng tubig at napakalakas pa po ng agos nito. Hanggang sa maubusan na rin po siya ng lakas at sumigaw na po siya ng tulong. Kaya yon, tinapunan po siya ng lubid ng mga kapitbahay namin para itali niya mismo sa buwerong niya. Pero nung hilahin na po siya, naglock po yung lubid mismo sa bewang niya at nahirapan po siyang huminga. Kaya mas lalo po siya ng hina. Kaya ang ginawa naman po ng ibang kapitbahay namin, kumuha ng ibang lubid at hinagi sa kanya para hawakan niya. At yun po ang ginamit para hilahin siya ng husto at mapunta po siya sa may parte kung saan hindi masyadong mataas yung tubig. At hanggang masagip na talaga po siya. Lagi po nating tatandaan na yung mga hayop at bagay, kung mawala man sa atin yan, ay pwede po tayo magkaroon muli niyan. Pero yung buhay po, kapag yan na po ang nawala, hindi na po talaga maibabalik yan. Salamat po sa panonood and don't forget po to subscribe Mick and Agnes Vlog and click the bell button for more videos. Don't forget also to subscribe Val Santos Vlogs, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob at lahat ng mga Kalingap Vloggers. Thank you!